Si Punins pa rin. Papagas muna tayo, mga sir. Lang 60. Hi guys, what's up sa inyo mga ka-idol? Sa mga since day one ko dyan, sana all goods lang kayo. Kasi ako, all goods lang naman ako. Welcome back to my channel. So, ayun, dito na nga lang ako sa loob ang dadaan. Pupunta tayo ngayon kaila Kuya Noel, ang may-ari ng Motocorsa. Yun, kung may mga kailangan kayong parts ng motor, yun, tignan nyo lang dyan sa description na dyan yung link ng ano, Facebook page kung may mga kailangan kayo. At pupunta ako ngayon doon at kasi pinost niya yung nakaraan ay ito yung pinost niya yung mga helmet niya. Talagang pagka ganung mga helmet umiilaw yung mata ko eh. Gusto ko lang kasi i-vlog para gusto ko malaman yung mga history ng helmet at syempre yung matik naman, alam naman natin yun na ano na safe talaga pag yun ang gamit mo na helmet. Siyempre, lalagyan mo pa rin ng konting ingat para naman ano. Para naman safe talaga. At yun na nga, iba-vlog ko yun at siyempre, gusto ko malaman yung history ng helmet. Yung kung magkano yung helmet na basta yun tignan nyo na lang mamaya basta magganda yung helmet na yun promise hindi ko muna sasabihin yung mga brand basta maganda syempre sunod na maganda mahal iniintay na rin siguro ako no? Kasi nag PM ako kahapon ang sabi ko tawag dito. Ang sabi ko, alauna ako pupunta pero alam mo naman tayo mga Pinoy. At may nag-email sa akin yung YouTube na albayan magkakaroon na ng tax. Hindi ko alam kung tax. Hindi ko kasi binasa. Basta may nabasa akong tax. Hindi ko alam kung ano yun. Basta. Ayan, tignan nyo na lang. Hali pala daan natin dito. Puro humps ah. So ayun, kita-kits na lang doon at maganda to, maganda tong content na to. Siyempre, si Kuya Noel kasi maano yun eh, parang basta maraming alam. Kaya maraming paliwanag ang gagawin. Siyempre, kasama pa rin natin ang ating motor na si Toothless. Ayan, kumuha niya kasi si Toothless. Ayan, tignan nyo pagkagabi. Kung napanood nyo na yung How to Train Your Dragon. Ito ba? Okay pa ba yung mga bagahin natin sa likod? Tiyap na yung bag natin eh. Tai Chi! Kay Bubu yan, di saan yan. Dito na lang tayo dadaan. Thank you.
Boss Eman. Oopsie. Pwede kaya dun. Nandito pa ba yung samurai natin sa likod? Nandito pa. Yun no? Yun no? Yun no? Yun no? Yun no? Crossing pala to. Kuya Noel po. May ginagawa pa po ata. Uy, may ginagawa pa. Kuya Noel! Parang kainis ah, wala na ko kaya nung ano. Yung nakita namin ni Ninyo nagasgas. Ano? Yung dito sa may ilid. Ah oo, putang na sinadya yun. Sinadya. Walibas kanan meron. Kaya nga pinangalo ko. Medyo ano to, may dala akong camera, may dala akong ring light. Sasandali lang naman eh. Kinoto mo pa. Saka kasi, huwag mo kamagka pa. Dito naman tayo sa sana para ano. Ready ko. Buti eh, nahiram ko yung bag ni Buboys. Dito na tayo sa bahay ni Kuya Noel, ang may-ari ng Moto Corsa. So, yun, i-share niya sa atin yung mga helmet niyang ano. Ano ba ito? Maangas ba? Maano ba? AGB ang atin. Tawag dito, Kuya. Sa mga helmet na to, ano yung mga ano mo, pinaka-paborito mo? Una. Ang pinaka-paborito ko dito, itong sunhead mo ni Rossi. Na parang issue, parang noong 1996 kasi nung kumarera siya meron na, ito yung parang pinakaano niyang helmet yung Sun and Moon. Tapos itong 2018 parang naglabas muli sila ng ano, ng replica ng Sun and Moon na updated na. So ano na siya, Pista GP RR. Parang ano ba yan kuya, yung parang helmet na yun eh, dito, dati pa niyang helmet na dati pa, noong 1996 pa, lumabas siyang unang-unang satin po. Next naman natin yung ano, ito, simulan na natin. Gawin natin yung ano, tawag dito parang pinakamura sa pinakamahal. Okay, sige. Okay, ganoon na lang. So, ang pinakamura dito, itong replica ni Rossi na tinatawag na two-face helmet ang tawag dito. Mapapansin nyo, lahat ng helmet ni Rossi, may
araw sa harap at may buwan sa likod. O kaya yung araw nasa kanan, yung buwan nasa likod. Pero sa case nung helmet na to, baliktad. Yung buwan nito ang nasa harap, yung araw naman ang nasa likod. Kasi yung mukha niya, nandito naman sa likod. So, parang nakatingin siya. Ang ano nito, parang nakatingin ako sa lahat ng kalabang ko. Yan ang gusto niya sabihin dito. Ano ba yun? Parang naluluda pa siya na ano? Kasi... naka-ano siya. Parang nandidilat lang siya. Parang inaano niya na kita ko kayong lahat. Nandiyan lahat kayo sa likod ko. Ayun. Tapos, lahat ng helmet ni Rossi, ang may design ni si Aldo Drudy. Ito yung design. May gumagawa. Ito yung designer. Ito matandang kaibigan ng pamilya nila. Sa tatay pa niya, nung makarero pa yung tatay. So, ang mga helmet ni Rossi, karamihan sun and moon. Sun and moon, ganito. Sun dito, sa kanan, moon naman sa kaliwa. So, yung sun, parang positive. Yung positivity ng pag-iisip niya. Tapos, yung moon naman, hindi naman negative. Parang ang gusto lang niya sabihin, yung meron siyang dark side na mananalo siya kahit na anong mangyari. Parang gano'n ang mindset niya. Kahit anong mangyari, gagawin ko lahat para manalo. Kaya yun ang ano nung sun. Nagbiba ko yan yung AGB ba? Talagang si Rossi yung nagpasigat niya. Actually, parang lumalabas na gano'n. Kasi siya yung pinakamaraming panalo sa MotoGP. So parang siya ang nagpasikat. Although, meron din mga replica na AGB na sikat na rider din. Sila Yanoni dati, meron din AGB na helmet. Ito ay AGB Corsa na limited edition to. Ayan, meron siyang may number siya sa likod. Ito yung number niya, parang 617 of 2010 yata. Yung gawa ng mga ito. Ito, ang pili ko dito, 36,000. Wow! 36,000. Yung pinakamura. 36,000. So, ayun na. Sa next na helmet na tayo. Ito yung AGB, ano to? AGB double face or two face Rossi. Ayan, may mukha ni Rossi sa likod. Ito lumabas to 2014. Gusto mo mag-ano tayo sa kapantay ng presyo muna? Kapantay ng presyo. Sorry. Ito yung kapantay ng presyo. Ito yung aray na RX-7X na alam ko 2020 model to kay Tatsuki Suzuki. Ano din yan? Rider din yan, kuya? Oo, rider din to. Hindi ko lang alam kung Moto 2 siya or Moto 3 rider. Pero rider din itong si Tatsuki Suzuki. Maski nung araw kasi pa, may araw na gusto ito dahil ito sa Dragon. Pero ito may story ito. Yung unang-una kong helmet na aray na Okada naman, may Dragon din yun. Talagang mahilig ako sa ato. Parang mahilig ako sa dragon. Yan. Ito, aray Tatsuki Suzuki. 2000, alam ko 2020 ito. 36,000 din ang pili ko dito. Tapos mayroon na siyang spoiler sa ito. May tulong talaga yung ganyan eh. Kasi yung ginamit ko yung R6 ni Mubuy, tapos yung naka-FS to lang ako. Parang lumulubog yung helmet ko eh. Pag natutap ko yung mga 180. Itong helmet na to, kaya ko nagustuhan. Bukod sa Dragon, may story itong helmet na to. Ano yung story niya ko? Yung mamahiwagi yan na. Ito kasi mayroong koi sa likod. Mayroon siyang koi sa likod. So yung koi, parang papunta siya sa taas. Tapos dito sa taas, mayroon naman Dragon. Ang story kasi nito, mayroong isang grupo ng koi na lumalangoy upstream. Sa ilog, lumalangoy sila. Tapos sa dulo ng ilog, mayroong waterfalls. Parang Japanese myth yata ito. Mayroong waterfalls. Yung ibang koy, nung makita yung waterfalls, bumalik na. Bumalik na uli sila. Mayroong mga natirang koy na pilit tumalang yung pataas ng waterfall.
So nung nakita nung Japanese god ba yun o ano yung ginagawa ng mga koi, parang natutuwa siya dahil nagpo-porsige, parang perseverance yung ginagawa ng mga koi. Dalawa yun, di ba kaya? Oo, ito dalawang koi kung nandito. Parang yung perseverance ba, di ba? Usually pag makakarera ka, parang bibigay mo, di ba? Bibigay ka. So nung nakapanik yung koi dun sa taas mismo ng water force, parang in-upgrade sila nung ano, nung god na yun, ginawa silang dragon. Ginawa silang dragon. So yun ang story niya. Nakita mo sa arena. Oo. Parang yung perseverance mo, parang magbibigay sa'yo ng parang mataas na achievement. Magiging dragon. Pusigin yung dalawang isda eh. Oo. Yun. So yan, magkano yan? Magkano yung helmet na yan? 36. 36. 36,000. So yan, parang ano, no? Pantay. Pantay lang sila. Pantay lang sila. Ray RX-7. So yan, natapos na tayo sa Ray. Susunod naman natin yung mas mabigat ng konti. Okay. Ayan. So ito yung helmet na Solid Luna or Sun and Moon din. Balik na ulit tayo sa AGB. Oo, balik tayo sa AGB. Talaga pa rin ito mong helmet, no? AGB, no? Oo, tsaka AGB. Tsaka halos puro Rossi. Kasi ang mga motor ko, puro naging Yamaha na itong band na huli. Parang inaano ko lang na sino ba yung pinakamahusay na rider ng Yamaha? Si Rossi, kaya puro Rossi. Kumbaga tinaterno ko lang sa motor ko. So ito naman yung Sole Luna na 2016 model to. Ayan. So Drudy Performance pa rin. Si Aldo Drudy pa rin ang nag-design. Tapos mayroong Monster na logo. Monster Energy. Tapos ganun pa din. May araw sa harap. Tapos may crescent moon sa likod. Ayan. May moon sa likod. May malabas din kasi na replica yung malalaki na yung parang hindi na sila. Ito namang helmet na to. Kung mapapansin nyo, yung mga dating kulay na ginagamit ni Rossi. Mga ano lang, orange, blue, yellow, yeah. Ganyan, green. Ito, nagkaroon siya ng pink. Ganun siya ng mga kulay na pink. Ayan, may pink. May pink na rito. Parang sinasabi, neon green pa nga. Parang inaano niya na open siya sa lahat ng option pagdating sa karera. Hindi siya mag-i-stay sa isa. Hindi siya ano, kumbaga hindi siya stagnant. Parang ano yung sa pink niya, ganun? Oo, kumbaga parang tinitignan na lahat ng option para manalo. Sabagay ngayon, nasa Petronas na siya. Parang ganun. Tsaka mapapansin nyo, meron mga geometric shape dito. May square, may circle, may triangle. Kasi yung mga geometric shape niya, square, circle, at saka triangle. Yun yung mga perfect na shape. So kumbaga, perfection din yung inaanap niya. Perfect circle, perfect ano, circle. Tapos yung square na parehas ang sukat ng mga sides. Tapos yung triangle na same ang sukat ng lahat ng angle. Parang perfection talaga. Yung helmet, nabili ko ay 60. 60? 60,000. Oh no. Yung visor, medyo mahal to dahil ito yung gold iridium eh. Na? Gold iridium na visor. Parang nag-gold siya. Ay, sa visor, i-add na. Sama na. Siguro nasa pagitan ng 4.5 hanggang 5.5 visor. Hindi mga mapatak na mga 65. So, yun, medyo bumibigat na. Pinagpapawisan na ako sa mga presyo ng helmet. So, yun, next na tayo sa final, yung pinakamahal. Ito, hindi naman pinakamahal to. Pantay din sila. No? Ang gusto ko lang dito sa helmet na to, parang reproduction nga nung 1996 na helmet ni Rossi. Yung satin. Ganto yung design niya. Tapos, meron siyang nakalagay na Japanese character sa likod na yun. May sumulat. Sa pagkakaano ko, nakalagay, yung sabi niya, Go Rossi Fumi. Anong ibig sabihin? Yung Go Rossi Fumi, yung parang nickname niya, yung pinansag sa kanya. Nung, wala siyang kumakarera. Kasi, mga Japanese yung nag-ano? Oo, Japanese. Kasi, paborito niya yung mga Japanese na rider. So, ito nga yung binansag sa kanya, Go Rossi Fumi.
kasi mahilig siya sa mga favorite niya, mga fan siya ng mga Japanese rider gaya ni Norifumi Abe. Tapos mayroong condom dito. Yung condom, hindi ko alam kung ano yung sabihin ng condom. May condom dito. May condom. Tapos sabi nung... Galit nga eh. Oo, sabi nung condom, Cuesta Calma non mi piace. Ano yan? Parang... Italia to, ni-research ko. Parang ayoko nung ganitong katahimigan. Parang gano'n. I don't like this calm. Parang ayaw niya nung kalmado. Ayan. So ayan, sun and moon pa. Tapos may nakalagay dito, 20th anniversary to eh. Ay, hindi sa mga ganun ko eh, pati yung motor mo eh, no? Mm. Yung mga anniversary edition. Tapos limited din to. Meron siyang, ano, pang number 1,998 of 3,000. So, 3,000 na helmet lang ang ganito. Parang, ano, ito rin may bilang din, di ba? May bilang din dyan yung isa. Ito, may bilang to. Pero mas mataas to, 3,000. Ito, 2,000 na higit lang. So, yan yung sa ano na tayo, sa presyo. So, ito, Pista GP RR din. Meaning, ano na siya? Carbon fiber. No? Top of the line na to, carbon fiber siya. Ganun din ang presyo niya. Nasa 60,000 yung helmet. Pero yung visor. Pero itong visor na to, mas mura to. Nasa 4,500 lang to. Ay, ito yung black lang to. Oo, dark smoke lang. Kasi yung visor. Ito yung ano yung isa. Gold ba? Yun, iridium. Gold iridium. Gold iridium yun. Sa mga helmet kasi na ito, normal na eh. Yung ano, syempre, kung ano mo ng helmet, yung safe ka na talaga. So, madadagdagan mo ba yan, kung yung mga helmet na yan? Siguro, baka... Hindi natin masabi, baka may lumabas na bagong design ng AGB. Lalo na, magkagustong-gusto mo yung lalabas eh. Gusto ako. So ayun at naputol na yung video, sayang marami pa namang shoutout si Kuya Noel na mga kakilala niya, katulad nila Kuya Tone, tsaka yung kasama ni Kuya Tone doon sa Motocor sa Asia Shop. At yung sa Senoritos na ano na parang group niya sa Big Bike. So ayun, maraming salamat kay Kuya Noel sa pagpayag na i-vlog ko yung mga helmet niya. Medyo hindi ako prepared eh kasi... Nakalimutan ko pa yung SD card, bali pinahiram pa niya ako ng SD card. So yun, dito ko natatapusin itong vlog na to. Like, comment, share, subscribe. At sana nag-enjoy kayo sa ginawa kong content ngayon. Kasi kahit ako, na ano kasi yung mga history ng helmet, yung mga tawag dito. Basta, marami pa akong dapat malaman sa mga helmet. At yun, I'm out. Peace.